Gamlastan o Old Town? Alamin natin ang kasaysayan ng lumang bayan sa Stockholm, Sweden. Ang Gamlastan, the Old Town, hanggang 1980 opisyal na Staden mellan broarna, the town between the bridges, ay ang lumang bayan ng Stockholm, Sweden. Ang Gamlastan ay pangunahing binubuo ng Isla Stadsholmen. Opisyal, ngunit hindi colloquial, kasama sa Gamlastan ang mga nakapalibot na islet na Riddarholmen, Helgenselmen at Stromsborg. Ito ay may populasyon na humigit kumulang 3,000. Ang pangalang Stockholm ay orihinal na tinukoy sa Gamlastan lamang, ngunit habang lumalawak ang lungsod, ang pangalan ngayon ay tumutukoy din sa ilang suburban na lugar na kasama sa rehiyon ng metro. Ang ibig sabihin ng Stockholm ay Log Island sa Swedish. Ang dating kabisera ng Sweden ay matatagpuan sa Sigtuna. 1,000 taon na ang nakalilipas ay nagkaroon ng problema si Sigtuna sa mga armadong gang na umaatake sa lungsod. Ang sitwasyon ay naging hindi matatag at nagkaroon ng pangangailangan upang makahanap ng isang bagong lokasyon para sa kabisera. Ayon sa alamat, ang mga pinuno sa Sigtuna ay kumuha ng isang troso, binuwang ito, nilagyan ng ginto, at pinalutang. Makalipas ang ilang araw ay dumaong ito sa isla kung saan matatagpuan ang Gamlastan ngayon. Dito nila napagpasyahan na itatag ang bagong kabisera ng Sweden. Ang isla ng Stockholm ay nagkaroon ng kalamangan na ito ay isang isla, madaling ipagtanggol mula sa mga armadong gang na maaaring isipin na gustong salakayin ang lungsod. Nagkaroon din ito ng kalamangan na ito ay matatagpuan sa bakana lamang ng Lake Malaren, na napakahalaga sa kalakalan papunta at mula sa Baltic. Mayroong iskultura na sumasagisag sa lumang log sa Stadshuset, City Hall. Hanggang sa kalagitnaan ng 19th na siglo, ang Gamlastan ay tinukoy bilang Skjolvestaden, ang lungsod mismo, dahil ang mga lugar na nakapalibot dito ay halos rural pa rin ang katangian. Tinukoy sila bilang Malmarna, mga Tagaytay. Gayunpaman, mula sa kalagitnaan ng 19th na siglo, nagsimula itong tawaging Staden mellan broarna, ang lungsod sa pagitan ng mga tulay, o Staden inum broarna, ang lungsod sa loob ng mga tulay, isang pangalan na nanatiling opisyal hanggang 1980, at mula noong kasama rin noong 1934 ang mga islet na Helgenselmen at Stromsborg. Ang pangalang Gamlastan ay malamang na nagsimula noong unang bahagi ng 20th siglo, nang ito ay ginamit sa colloquial. Ang ibig sabihin ng Gamla ay ang matanda. Ang salitang stan ay simpleng pag-urong ng salitang staden, stan, na nangangahulugang ang bayan. Noong 1957 isang istasyon ng Stockholm Metro ang binuksan dito na may pangalang Gamlastan. Kahit na ang opisyal na pangalan ay pinalitan ng Gamlastan noong 1980, ang modernong Stockholm ay paminsan-minsan ay tinatawag na ang lungsod sa pagitan ng mga tulay. Ang Gamlastan ay binubuo ng isang network ng mga cobbled na kalye, North Germanic na arkitektura at magagandang bukas na plaza, na pinakakapansin-pansin sa mga ito ay Stortorget. Ang Stortorget ay isang parisukat na napapalibutan ng tirahan ng mga mangangalakal, bagamat kalaunan ay naging lugar ito ng Stockholm Bloodbath, isang masaker ng mga maharlika noong 1520 na iniutos ng Haring Danish na si Christian II. Ang Gamlastan ay tahanan ng Kungliga Slottet, ang 18th siglong Baroque Royal Palace ng Sweden na pumalit sa medieval na palasyo ng Tre Kronor na nasunog, na nakatayo doon mula noong 13th siglo. Mula sa kalagitnaan ng 19th siglo hanggang sa unang bahagi ng 20th siglo, ang Gamlastan ay itinuturing na isang slum kung saan marami sa mga makasaysayang gusali nito ang sira. Sa katunayan, pagkatapos ng 20th digmaang pandaigdig ilang mga blok ang giniba upang magkaroon ng espasyo para sa gusali ng parliamentaryo ng Riksdag. Ngunit mula sa 1970s ang lugar ay naging tanyag para sa medieval at renaissance na arkitektura nito at nananatiling isang kaakit-akit na distrito ng turista. At dito nagtatapos ang kasaysayan ng Gamlastan o Old Town ng Stockholm. Sana nagustuhan ninyo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Dance!